Ito ang Infinix Zero 30 5G. Ito naman ang Common 20 Pro 5G. At sa video na to, aalamin natin kung sino nga ba talagang pinakasulit at pinaka-the best phone sa dalawang ito. Magbibigay na rin ako ng mga common suggestion na sa pagpili sa dalawang phone na to at kung ano nga ba yung marirecommend ko sa inyo. Kaya kung naghahanap ka ng isang solid and mid-range phone or kaya iniisip mo kung sino nga ba talagang masulit sa dalawang to na bilhin, ay nasa tamang video ka. Mabilis lang naman to. Simulan na natin. Okay, para maging maganda yung flow ng comparison natin, hahatiin natin to sa limang criteria. At yun ang design, specs, camera, gaming performance, and also yung price nito. Ngayon na paliwanag ko na sa inyo, simulan na natin. Unahin muna natin kumpara ko sa kanilang design. By the way, itong design part is just a subjective part. Pero gusto ko pa rin itong laging sinasama sa mga comparison video natin para aware kayo kung ano nga ba yung merong best design sa dalawang to at kung ano yung nagustuhan ko sa kanilang dalawa. Unang-una, kay Common 20 Pro 5G, nandito yung walang kamatayan na Common puzzle na talagang kung alam ninyo yung mga previous comparison and review natin dito kay Common 20 Pro 5G, ay alam ninyo na gustong-gusto ko yung Common puzzle ito dahil talaga nagbibigay ito ng elegant at magandang dating sa device ito na nagbibigay ng isang premium looking design para sa akin. Gawa nga pala sa synthetic leather kapare ko itong design na to. At kung usapang premium feel pag hawak-hawak mo yung device, ay talagang pambato ko itong Common 20 Pro 5G dahil iba talaga yung feeling kapag hawak-hawak mo itong phone na to. Bukod sa pagiging box type design nito, ay maganda rin talaga kapare ko yung kanyang synthetic leather. Samantalang sa Infinix Zero 30 5G kapare ko ay meron tong tatlong color variant. Meron tong Golden Hour, which is itong hawak-hawak natin. Meron din siyang Rome Green at Fantasy Purple. At kung gusto nyo rin ng synthetic leather na type, kagaya nitong Common 20 Pro 5G sa Infinix Zero 30 5G, eh mas magandang piliin ninyo yung Rome Green or Romy Green dahil gawa to sa vegan leather or synthetic leather din. Maganda yan kapare ko. However, green nga lang yung kulay niya, which is hindi yan yung preferred color ko. Pero kung ako yung masusunod, yan sana yung binili ko. Kaso ito na lang available ng bumili ako. Kaya kung napanood nyo itong video na to at available na sa Shopee or sa Lazada nila yung vegan leather, eh mas magandang piliin nyo yung kapare ko. 100% maganda yung feeling doon at maganda yung itsura noon. In terms of design kapare ko, tabla lang silang dalawa dahil nga subjective lang ito. Pero kung ako yung masusunod, eh mas maganda kung sa Infinix Zero 35 kayo dahil maraming pwedeng pagpilian doon. Pero for me, for best design para sa akin lang naman is ang Common 20 Pro 5G dahil wala talagang kamatayan yung Common puzzle niyan. Unique na unique talaga sa kanya yan. Ngayon, dako naman tayo sa specs part. Unahin muna natin yung Common 20 Pro 5G. Simulin natin sa display part nito. Usually ito ay naka AMOLED screen na merong 120Hz screen refresh rate. Meron itong size sa 6.67 inches and resolution display na Full HD Plus 1080p display. At pagdating naman sa protection na ginamit dito, hindi in-specify pero ito ay ng Corning Gorilla Glass at wala ding number or level. Ang isa pa sa nagustuhan ko sa screen nito kapare ko, ito ay naka-bezel-less na. Ibig sabihin, symmetrical na yung bezels niya or pantay na yung kanyang bezel from left and right and up and down. Kaya kung manunod kayo dito ng mga YouTube videos, anime, or kaya mga movies, eh talagang may enjoy nyo dito sa phone na to. May benefit din to kapare ko yung pagdating sa game at makikita nyo yun mamaya sa gaming part. Ngayon, pumunta naman tayo sa Infinix Zero 30 5G. Sa display nito, ito ay naka-curve screen AMOLED display na mayroong 144Hz screen refresh rate at mayroong max brightness na 950 nits. Meron din tong screen size sa 6.78 inches, di hamak na mas malaki dito sa Common 20 Pro 5G. Meron din tong screen resolution na Full HD Plus 1080p display at meron din tong protection na Corning Gorilla Glass 5 na mas matibay doon sa protection ng Common 20 Pro 5G. At ito pa, hindi lang siya curved display dahil naka-bezel-less curved display na tong phone na to. Kaya kapag nanonood ka dito ng mga videos or kaya ng mga content sa YouTube and anime and also movie watching, eh ang ganda niyang tingnan dahil parang yung mismong video na lang or yung pinapanood mo na lang mismo yung nadi-display dun sa display niya. Kaya isa tong Infinix Zero 35D sa mga best display phone na nasa mid-range level. Anyway, ngayon, pag-usapan naman natin yung mga chipset specs itong dalawang phone na to. Punahin natin yung sa Common 20 Pro 5G. Meron tong MediaTek Dimensity 8050. Sabantalang sa Infinix Zero 35G kapare ko ay naka Dimensity 8020 lang. Pagdating sa max clock speed ng Common 20 Pro 5G, meron tong max clock speed na 3.0 GHz. Partnered with GPU Mali G77 MC9. Samantalang sa Infinix Zero 35G kapare ko, meron tong max clock speed na 2.6 GHz at partnered din ito ng Mali G77 MC9. By the way, yung test result nga pala ng AnTuTu at saka ng thermal test natin, ipapakita ko na lang sa gaming part para mas maganda yung flow ng video natin. Sa battery naman ito kapare ko, dito kay Common 20 Pro 5G, meron tayo dito na 5,000 mAh worth of battery capacity at kayaan 33 watts fast charging.
Kay Infinix 035G ng mga pare ko ay medyo mataas dahil kaya na nito ang 5,000 mAh worth of battery capacity pero meron siyang 68 watts fast charging support. And kung makikita ninyo dito sa specs comparison ng both device ito ay may kanya-kanya silang nilamang sa isa't isa. Lumamang ang ating Infinix 035G pagdating sa display and battery at lumamang naman sa chipset ko pare ko itong Camon 20 Pro 5G dahil meron lang itong mas mataas na clock speed dito sa Infinix 035G. So pagdating dito sa specification comparison natin, almost the same lang sila at dikit na dikit yung labat. Pero meron talaga nag-stand out at ito ang Infinix 035G dahil sa kanyang 68 watts fast charging support at curved screen and also yung kanyang 144Hz. However, syempre hindi naman nagpatalo dito rin ang Camon 20 Pro 5G dahil lumamang naman to pagdating sa kanyang chipset. Pero yun nga lang, hindi yun sapat para i-consider na tabla or panalo siya sa ating specification comparison. Kaya, panalo ang Infinix 035G pagdating dito. Ngayon kapare ko, pumunta naman tayo sa camera specs ng both devices na to. Unahin muna natin yung Camon 20 Pro 5G. Sa kanyang rear camera, meron tayo ditong 3 full camera setup. Meron itong 60MP para sa kanyang main camera na OIS ready na, 2MP para sa macro at 2M pa rin para sa depth sensor. May kakayahan itong mag-shoot kapare ko ng 4K at 30fps, 1080p at 30 and 60fps. Pagdating naman sa Infinix 035G kapare ko, meron din itong 3 full camera setup. Meron itong 108 megapixel para sa kanyang main camera na OIS ready na din. Meron itong 13MP para sa kanyang ultra-wide camera at meron din itong 2MP para sa kanyang depth sensor. May kakayahan itong mag-shoot ng 4K at 30 to 60fps at 1080p at 30 to 60fps din. Pagdating naman sa selfie camera ng Camon 20 Pro 5G, meron tong single camera na 32MP at kaya na itong mag-shoot ng 1080p at 30 to 60fps. Samantalang sa Infinix 035G naman, ay meron tong 50MP selfie camera at kaya na itong mag-shoot ng 4K at 30 to 60fps and 1080p at 30 FPS. And kung mapapansin ninyo kapare ko, yung both phones na to ay meron talagang decent camera specs pagdating sa kanila. However, dun sa mga specs na sinabi ko kanina, nakita naman ninyo na lamang talaga ang Infinix 035G. Pero hindi pa natin yung masasabi dyan. Tingnan muna natin yung photo quality and yung video quality ng both cameras na to para malaman natin kung sino nga ba talaga yung best camera sa kanilang dalawa. At ito yung mga na-take kong photo sa dalawang phone na to at ito yung comparison nilang dalawa. Kung mapapansin ninyo dito sa example photos natin, ay makikita ninyo na mas vibrant yung kulay doon sa ating Infinix 035G. Mas maganda talaga yung image processing ng phone na to unlike dito sa Camon 20 Pro 5G. However, mayroon din mga part na lumalam itong Camon 20 Pro 5G lalo na pagdating sa mga ilang light situation. Halimbawa, pag medyo matirik yung araw, mas maganda talaga yung photo quality nitong Camon 20 Pro 5G. At lalo na rin sa kanyang low light part, medyo mas maganda tingnan yung Camon 20 Pro 5G pagdating doon. Pero in overall, mas lumamang talaga kapare ko itong Infinix 035G dahil kung makikita ninyo naman dyan, mas maganda yung image processing niya, mas maganda yung white balance sa mga photos, and also hindi ganun ka tapang yung contrast at yung vibrance nito. Unlike dito ay Camon 20 Pro 5G, medyo matapang or medyo pangit yung timpla ng kulay niya, masyadong exaggerated yung kulay. For example, dito sa green image na to, ay mapapansin niyo dyan na super greeny tingnan sa Camon 20 Pro 5G unlike dito sa Infinix 035G. Pero sa pagkakompare ng camera nito, para ko both sila na merong advantage at saka disadvantage din. It depends sa situation kung saan ka magtitake. Ngayon, pagdating naman sa video ko, para kayo dito na ninyo makikita yung diferensya ng 30 and 60fps. Kung mapapansin niyo dito, ay talagang mas smooth tingnan yung Infinix 035G dahil ito ay nakashoot sa 4K at 60fps. Dahil yun yung pinakasagad na resolution na kaya niyang ishoot. Unlike dito sa Camon 20 Pro 5G na 4K at 30fps lang. At kung makikita ninyo dyan, yes, mas shaky tingnan yung footage sa Camon 20 Pro 5G dahil nga 30fps lang to. By the way, naka-turn on yung OIS ng both camera na to dito sa part na to. At kung makikita ninyo dyan, mas maganda talaga and smooth tingnan yung sa Infinix 035G. So yung pinapoint out natin dito, hindi perfect yung both cameras ng both device na to. As in, may kanya-kanya silang advantage, may kanya-kanya din silang disadvantage, at saka may mga pula talaga tayong masasabi sa kanila dahil hindi nga naman perfect yung camera. Pero, based sa mga pinagbasihan natin mga photo and image quality, ay mas nakita nating nanalo dito ang Infinix 035G, lalo na sa kanyang video recording na 4K at 60fps. Bihira mga phones lang yung nakakagawa ng ganun kasi madalas kung may 4K nga, eh 30fps lang. Kaya, malaking bagay yung 4K at 60fps nung
Infinix 035G para manalo siya sa camera part. And also yung mga specs na nabanggit ko rin kanina, 'di ba? Ngayon mga kaparko, pumunta na tayo sa gaming part. At sa part ng video na to, dito na ipapakita sa inyo yung AnTuTu at saka yung thermal test natin. So ito yung AnTuTu ng boot device natin. And usually nabigla din ako sa result ng AnTuTu bench score natin dahil almost the same lang sila kaparko ng AnTuTu bench score na nasa 703,000 plus AnTuTu bench score. So dito mga paparko, hindi na natin kailangan pang isama yung mga butal nila pagdating dun sa AnTuTu bench score kasi nagbabago-bago yan every re-AnTuTu bench score test natin. So yeah, almost the same lang sila ng performance sa madaling salita. In terms naman sa thermal test na ginawa natin, same lang din silang bumagsak dito at nag-thermal sila sa 68 at saka 66% na kanilang performance, which is almost the same lang talaga itong device na to pagdating sa testing. Pero kagaya lagi na sinasabi ko, mas makikita natin yung totoong performance ng boot device or ng mga devices na itatesting natin doon sa mismong actual gaming test kung yung performance nga ba talaga ng device ay accurate doon sa nakuha natin yung mga test result. Tingnan natin. So ito nga pala yung mga supported settings sila kapare ko sa lahat ng game. Ipa-flash ko na lang sa screen. Ito yung sa Mobile Legends. Ito naman yung sa CODM. Ito rin yung sa Genshin Impact at saka sa iba pang mga game. Check na lang dyan. And usually, meron na nga rin pala akong ginawa dito na bukod na gaming test sa boot device sa to. Kung gusto nyo i-check, i-check nyo na lang. Ilalagay ko yung link sa description. Okay? Now, pagdating sa kanilang performance, kapare ko, inahin natin sa Mobile Legends. Sa Mobile Legends, kapare ko, is almost the same lang sila ng supported settings na ultra-ultra. So usually, itong Common 24 5G din, kapare ko, is naka-ultra refresh rate na rin yan. Pero sa part ko, kahit i-reinstall ko na yung ML, hindi talaga lumalabas yung ultra refresh rate. Kaya wala na tayong magagawa doon. Pero usually, ultra refresh rate yan. Sabi ng mga kapare, rekoy natin na nakakaman 24 5G. Anyway, pagdating sa kanilang performance dito sa Mobile Legends, same sila na decent yung performance. Maganda yung graphics quality, maganda yung skill effect, yung animation, walang FPS drop, maintain na maintain ka para ko yung ating performance dito. However, pagdating sa kanilang thermal, dito magkakaroon ng pagkakatalo dahil mas mabilis po uminit ka para ko ang Common 24 5G kaysa sa ating Infinix 035G. But ang maganda dito ka para ko, stable naman yung kanyang performance kahit na umiinit ito. Sa madaling salita, hindi siya nagkakaroon ng thermal throttling or biglang pagbagsak ng performance ito habang nag-gaming test tayo. And usually, nag-gaming test din tayo dito kapareko sa Infinix 035G at kung makikita ninyo doon na decent yung performance natin all the way at hindi siya nagkaroon din ng thermal throttling. So sa mga game na kagaya ni Mobile Legends, Wild Rift, CODM at yung mga medyo mabababang games pa ay hindi naman ganoon nagkakaroon ng diferensya sa performance ng dalawa. But kapag pinasok din natin dito yung Genshin Impact or yung mga heavy game, ay dito na talaga nagkaroon ng diferensya. Dahil usually, mas smooth itong Infinix 035G pagdating sa Common 20 Pro 5G. Dahil pagdating sa longevity and sustainability ng mismong game like itong Genshin Impact, nung sinetup ko siya sa high graphical settings, na-render to at na-perform naman to ng Infinix 035G nang walang aberya or kaya problema pagdating sa performance ito like thermal throttling. Pagdating naman sa Common 20 Pro 5G, kapara ko, ganun din naman yung performance niya kaso sa umpisa nga lang. Pag pumalo na kasi yung temperature na itong Common 24 5G to 43 to 45 degrees Celsius, dun na bumabagsak yung performance niya. And dun sa latest gaming test natin sa kanya before ito yung video na yun, ay nagkaroon talaga siya ng issue kapare ko. Kaya talagang masasabi ko na mas maganda yung performance ng Infinix 035G kaysa dito sa Common 20 Pro 5G pagdating sa kanyang thermal at saka sustainability. But hindi ko sinasabi na mas malakas tong Infinix 035G pagdating sa Common 20 Pro 5G. As in, malakas pa rin talaga tong Common 20 Pro 5G. Yun nga lang natalo siya pagdating sa thermal dahil deal breaker yung temperature or thermal ng isang device kapag dating sa gaming. Dahil maapektuhan nito yung stability ng performance niya in the long run. Kung sa umpisa, smooth siya, for sure pagdating ng mga panahon ay babagsak at babagsak yung performance nito. Anyway, pagdating sa gaming performance criteria natin, dahil sa pagiging stable or yung kanyang stability pagdating sa gaming, nanalo dito ang Infinix 035G. By the way, para sa mga Common 20 Pro user nga pala na nanonood ngayon, eh mas magandang gumamit po kayo ng gaming radiator para magkaroon tayo ng mas magandang cooling effect or kaya gumamit kayo ng electric fan na itututok sa likod ng phone ninyo para kapag naglalaro kayo, eh maiwas-iwasan yung pagkakaroon ng mataas na thermal. So, yun lang yung mga pwede ko masadya sa inyo, pero yeah, goods na yun. Now, punta naman tayo sa price criteria natin kapara ko. And usually dito nanalo ang Common 20 Pro 5G dahil ang Common 20 Pro 5G is mabibili nyo na lang sa 12,000 pesos na halaga.
Samantalang ang Infinix 035G Caparacoy ay mabibili nyo sa 15,000 SRP. Ito, may mga makakuha pa kayong sale about dito mga Caparacoy, kaya maaari pang mas mumaba yung 15,000 and 12,000 pesos ang Common 20 Pro 5G, lalo na ngayon darating na 11-11. Anyway, pagdating sa mga result na nakuha natin, usually halos lamang sila sa scoring, pero yung ating major criteria, which is gaming performance, price, at saka yung ating specification, is denominate ito Caparacoy ng ating Infinix 035G. Anyway, let me share my conclusion about dito Caparacoy sa ginawa nating comparison video. Usually Caparacoy, nagamit ko na tong Common 20 Pro 5G ng ilang buwan na at itong Infinix 035G naman ng almost 3 weeks. And yes Caparacoy, based dun sa result na nakuha natin dun sa comparison test natin, eh masasabi ko talaga na panalo dito ang Infinix 035G. Pagdating kasi sa gaming performance and camera nito, Caparacoy, i-plus mo pa yung display specs nito, eh walang duda na ito talaga yung isa sa one na best mid-range phone na pwede nyo bilhin. However, halos dikit na dikit yung laban naman Caparacoy nitong Infinix at saka ng Common 20 Pro 5G. Bakit? Dahil dun naman sa specification part niya, lumamang lang talaga dito yung Infinix 035G pagdating sa kanyang display or yung kanyang curved display at saka dun sa kanyang ilang specs pagdating sa battery at kung ano-ano pa. Pero pagdating kay Common 20 Pro 5G, almost kung hindi mo masyadong titingnan yun, eh okay na rin dahil nga 12,000 pesos lang naman tong phone na to. And yeah, kung i-consider mo pa rin bumili ng isang Common 20 Pro 5G, hindi naman kita pipigilan dyan dahil good phone din naman talaga tong phone na to. Pero kung gusto mong mas mabalyo yung pera mo sa halagang 15,000 pesos, Infinix 035G yung pinaka better mong bibilhin pag pinaglaban mo yung dalawa. Pero marami pang mga phones na mas malalakas sa 15 pesos level budget natin. Pwede kayong mag-search dyan mga Caparacoy, pero kung ito talagang dalawang phone na to yung iniisip ninyo na good phone para sa inyo, eh yeah, definitely Infinix 035G Caparacoy yung pinaka the best na mararecommend ko sa dalawang phone na to. Pero kung usapang overall or ranking, napakaraming phone dyan Caparacoy na pwede niyong pagpilian. At itatry natin mag-review ng mga sulit under 15,000 pesos phone sa mga susunod na araw. Itatry natin yung mga Caparacoy. Anyway, yun lang. Peace!